Headline Pilipinas. Tulay sa Bohol, 12 sasakyan, nahulog, 4 patay. 6 na close contact ng kauna-unahang kaso ng Omicron subvariant sa bansa. Masusing tinututukan ng DOH. Unang kaso ng subvariant sa Pilipinas, ibinabalang dapat ikabahala. Presidential bets nalalahok sa Comelec KBP Pilipinas Forum, 2 pa lang ang kumpirmado. Pangulong Duterte aminadong nagkamali sa pangakong maresolba ang problema sa droga sa loob ng 6 na buwan. Mag-inang hindi nakalabas sa nasusunog na bahay, patay. At Angeline Quinto nagsilang ng baby boy. Mula sa news center ng ABS-CBN. Hatid ang mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Pilipinas. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez. Ako po si Johnson Manabat. At sa mga detalye ng ating Headline Pilipinas. Pamilya, tinututukan ngayon ng Department of Health Cordillera ang 6 na close contact ng isang babaeng taga Finland na unang kaso ng Omicron sa variant BA2.12 sa bansa. Sinabi sa teleradyo ni DOH Cordillera Regional Director Dr. Rio Magpantay, kasalukuyang asymptomatic ang 6 na close contacts at minomonitor nila kung magkakaroon ang mga ito ng sintomas. Nagnegatibo naman sa COVID ang 2 pang close contact. Ayon kay Dr. Magpantay, mabilis nilang nahanap ang mga close contacts dahil sa pinaigting na surveillance system sa Baguio City. Na-monitor naman agad natin nung siya ay nandito sa Baguio at siya ay na-test nga at nagkataon nga na positibo. Ang mahalaga dyan ay yung pag-trace natin ng mga close contacts niya. At lahat naman ng close contacts na dito sa Baguio ay na-trace natin, nakawalo tayo. Kaya base yun sa definition talaga ng close contacts. Sinabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa panayam ng ABS-CBN News Channel na 44 na close contacts na ang nahanap, 9 mula sa Quezon City habang ang 5 ay mula sa Benguet. 30 near contacts din sa eroplano ang natukoy na at lahat anya sila ay mahigpit na minomonitor. Dagdag ni Undersecretary Vergere, higit 2 beses na mas nakahahawa ang Omicron COVID subvariant kesa sa original na Omicron strain. Pero wala naman anyang ebidensyang mas delikado ito sa Omicron variant. Based on studies and based from the experts across the globe and WHO, BA2.12, which is now affecting the United States, 93% of their new infections are comprised of this BA2.12. This is 2.5 times more transmissible than the original Omicron variant. And that what they have said would be that it has not shown that it is more severe. It produces more severe infections compared to the Omicron variant. Dapat ikabahala ng publiko ang naitalang unang kaso ng BA2.12 subvariant ng Omicron sa Pilipinas. Sinabi sa teleradyo ni Infectious Diseases Specialist Dr. Ron Jean Solante, posibleng hindi pa nararamdaman ang pagdami ng mga kaso dahil meron pa tayong natural immunity mula sa surge noong unang bahagi ng taon at dahil sa mga bakuna. Pero anumang oras anya ay pwedeng mahawahan ang mga walang bakuna, mga partially vaccinated at mga fully vaccinated pero wala pang booster dahil sa kaliwat-kan ng mga aktibidad sa gitna ng pandemya. Ayon kay Dr. Solante, tulad ng Omicron variant, highly transmissible rin ang Omicron subvariant. Kaya mahalaga anyang sumunod palagi sa health protocols, magpabakuna at magpa-booster shot. Pag sinasabing mabahala ba tayo, yes, we have. Because of one, there are a lot of these super spreader events like the election campaign. No? Mm-hmm. And at the same time, yung booster uptake natin na medyo mababa. So these are the two main reasons, no? And of course, pag sinasabi natin mga ganitong klaseng panahon, marami na rin ang nagbaba ng mga face mask.
Samantala, pabor naman si Dr. Solante na hindi na pabutuhin ang mga may sintomas ng COVID-19 sa darating na halalan. Kung may sintomas ka, so sabihin pa natin na may mga isolation rooms or may ano. But going there and bago ka makapasok, ang dami mong makasalamuhang tao doon. And you don't know who are those vulnerable people that who are there na pwede mong mahawaan. Sa labas naman ng bansa, naitala sa China ang unang human infection ng bird flu virus strain na H3N8. Ang pasyente ay isang 4 na taong gulang na batang lalaki mula sa Henan Province. Sinabi sa teleradyo ni Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Solante na posibleng dahil ito sa repeated exposure o madalas na pagkalantad sa virus, kaya nahawa ang bata. Sinasabing nag-aalaga ng manok ang pamilya ng bata at naninirahan sa lugar na maraming wild ducks. Ayon kay Dr. Solante, may tendency talaga itong mailipat sa tao pero madalang namang mangyari ang human-to-human transmission o mailipat ng isang infected na tao ang virus sa isa pang tao. Ayon kay Dr. Solante, mahalagang minomonitor ng poultry owners ang mga alagang manok o ibon at dapat ding sumunod sa protocols para hindi kumalat ang virus at mailipat ito sa tao. Umarangkada na ang Chikiting Vaccination Days para sa routine at catch-up vaccination laban sa iba't ibang sakit. Sisimulan sa Maynila at ilang probinsya ang bakunahan sa mahigit 2 milyong bagong silang na sanggol at kabataan. Nauna nang naantala ang pagbabakuna bunsod ng umiral na quarantine restrictions dahil sa COVID-19 pandemic. Inilunsad ng Department of Health ang programa upang maiwasan ang outbreak ng non-COVID disease gaya ng tigdas, polio at pneumonia. Umaasa ang kagawaran na marami ang lalahok sa bakunahan dahil sa mas maluwag na alert level sa bansa. Tagumpay ang unang araw ng local absentee voting ayon po yan sa COMELEC. Kabilang sa mga bumoto kahapon si COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan at Commissioner Amy Torrefranca Neri. Marami rin mula sa mga miyembro ng media at PNP ang nakaboto. Nasa higit 84,000 ang nagparehistro sa 3 araw na local absentee voting mula alas 5 ng umaga o mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon bukas. Samantala, halos nakaboto na ang lahat ng miyembro ng Manila Police District sa unang araw ng local absentee voting kahapon. Sa huling datos ng MPD-PIO, 110 mula sa kabuang 114 na tauhan ng MPD ang nakaboto, kaya 4 na lamang ang hindi pa nakaboboto. Isinagawa sa multipurpose hall ng MPD headquarters sa UN Avenue sa Maynila ang pagboto. Inaasang makukumpleto ang mga boto sa hanay ng MPD bukas. Samantala, nasa 385 naman ang mga miyembro ng Southern Police District ang nakaboto na rin. Kasama sa mga bumoto ang police units kabilang na ang National Capital Region Police Office, Special Action Force at Aviation Security Group. Ayon sa SPD-PIO, nasa 1,094 o 72 ang bilang ng mga ito. Ilang balota para sa overseas voting sa Japan ang naghihintay pang ma-pick up sa embahada at mga konsulado. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Deputy Chief of Mission Robespierre Bolivar na simula April 10, tuloy-tuloy ang postal voting dahil walang naging problema sa pagtanggap nila ng balota mula sa COMELEC at pagpapadala nila sa mga Pinoy roon. Pero may ilan umanong lumipat ng tinitirhan o hindi naman kaya ay hindi kumpleto ang ibinigay na address kaya ibinalik sa embahada ang balota kung saan pwede itong kunin ng mga botante. Paalala ng embahada, tiyaking na ipadala o na ibalik na ang balota bago mag alas 8 ng gabi sa Mayo 9 na pagsasara ng botohan. Kaya po nag-issue tayo ng advisory sa ating website, Facebook at social media na yung listahan po ng mga return to sender ballots, pwede po nilang i-claim sa embassy, magpa-appointment lang po sa amin. Iginit naman ni Bolivar na ayon sa COMELEC na nanatiling valid ang mga ballot envelope na may bura sa serial number gaya ng ilang reklamong lumabas sa social media doon. Ang mahalaga umano, parehas ang serial number sa envelope at sa mismong balota sa loob nito. Hinihimok naman ng mga Pinoy sa Japan na idulog sa embahadang anumang problemang mararanasan sa pagboto.
Inamin ni Pangulong Duterte na nagkamali siya sa binitiwang pangako sa kanyang kampanya noon na tatapusin ang problema sa ilegal na droga sa loob lamang ng 6 na buwan. Ayon sa Pangulo, hindi niya inaasahang sobrang lalim ng problema ng ilegal na droga kung saan sangkot pa ang ilang opisyal ng Philippine National Police. Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Maybe it's hubris. It was campaign time. Payabangan naman yung kampanya. Pagdating ko sa Manila, daladala ko yung chief of police ko, yung si Bato, yung binuksan na yung records. Paano ako magkato? 6 generals of the PNP were playing with drugs. Sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Nauna nang iniutos ng International Criminal Court na imbestigahan ang war on drugs ng gobyerno dahil sa mga sinasabing paglabag sa karapatang pantao. Idineklarang National Press Freedom Day ang August 30, alinsunod na rin sa nilagdaang batas ni Pangulong Duterte. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, magiging working holiday ang August 30 bilang pagkilala at paggunita sa kaarawan ng tinaguriang Father of Journalism na si Marcelo Del Pilar. Nilagdaan ang batas sa gitna ng mga kontrobersiya sa relasyon ng Administrasyong Duterte sa mga miyembro ng media. 2020 nang pinatay ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kamara ang prangkisa ng ABS-CBN kung saan libu-libong empleyado ang nawalan ng trabaho. Ilang beses ding inupakan ng Pangulo at nasampahan ng kaso ang Rappler, gayon din ang CEO nitong si Maria Ressa. Pabor ang grupo ng mga guro sa in-person work immersion para sa mga senior high school students. Requirement ang physical work immersion sa mga nasa technical vocational livelihood track pero sinuspindi ito dahil sa COVID pandemic. Sinabi sa teleradyo ni Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas, wala silang nakikitang masama sa plano ito ng DepEd dahil napaka-importante anya ang immersion sa senior high school kumpara sa elementary at junior high school. Nagtataka naman ang grupo kung bakit pinapayagan ang dagsa sa campaign rallies pero hindi pinapapasok ang mga estudyante sa paaralan lalo na ang mga nasa senior high na nasa voting age na. Patay ang isang mag-ina matapos masunog ang pinauupahang boarding house sa Las Piñas City, Bidon at Eastern Visayas. At samantala po, isang panibagong low pressure area ang posibleng mabuo ngayong weekend sa karagatan sa silangan ng Mindanao at patuloy nating imomonitor ang potensyal na sama ng panahon na ito. Sa ibang balita, iniulat ng PAGASA na bahagyang lumakas ang kasalukuyang umiiral na La Niña. Malaki umano ang tsansang magpatuloy ito hanggang Agosto at posible ring tumuloy pa hanggang sa katapusan ng taon. Mas marami kumpara sa normal na ulan ang hatid ng La Niña sa ilang bahagi ng bansa. Binanggit din ng PAGASA na halos normal na dami ng ulan ang aasahan sa halos buong bansa at mataas na normal naman ang ulan sa Angat Watershed ngayong buwan ng Mayo. Kung sakali makakatulong ito sa supply ng tubig sa Metro Manila at mga karating lugar ngayong tag-init. Wala o isang bagyo naman ang posibleng pumasok sa PAR na kadalasang tumatama sa Eastern Visayas o Bicol Region at lumiliko pabalik sa Pasipiko. Dagdag ng ahensya, inaasahan din na magiging normal ang pagpasok ng tag-ulan dala ng habagat. Yan ang headline sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ariel! At abangan, House Deputy Speaker Rodante Marculeta umatras na sa pagtakbong senador. At Rufa Mae Quinto, makakasali nga ba sa isang Hollywood movie? Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Babalik ang Headline Pilipinas, dalawang kandidato pa lang sa pagkapangulo ang kumpirmadong lalahok sa Pilipinas Forum. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na sinakatipunan ng kamalayang kayumanggi standard bearer Faisal Mangondato at independent candidate na si Ernesto Abella pa lang ang kumpirmadong sasali sa panel interview. Ang ibang kandidato naman inaayos pa umano ang kanilang schedule. Payag naman sila sa format, payag sila sa mangyayari, pero kasi binigyan natin sila ng choice kung kailan nila gustong gawin yung interview. Yeah. So inaayos lang po yung schedule nila.
Kinumpirma naman ni Attorney Vic Rodriguez na hindi sasali si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panel interview. Sa halip na magpa-interview, pupuntahan lang umano ni Marcos ang kanyang mga taga-suporta at dadalo sa mga political events. All systems go na ang Philippine National Police para sa Halalan 2022, sinabi sa teleradyo ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na nagpadala na sila ng karagdagang tauhan sa mga lugar na matindi ang political rivalries at posibleng magkaroon pa ng private army. Sinabi naman ni Colonel Fajardo na hindi nila kinokonsideram panggugulo ang mga nagbibigay ng komento sa social media dahil bahagi ito ng kanilang freedom of expression basta't hindi sila magpapasimuno ng anumang gulo. Nakiusap din siya sa netizens na huwag mag-share ng mga di-kumpirmadong impormasyon dahil nagbibigay lang ito ng pangamba sa publiko. Yung ating seguridad para dito sa nalalapit na election ay nakalatag na, all systems go, at wala po dapat ipangamba ang ating mga kababayan na lumabas baka sila po ay magboto. Umatras na sa pagtakbong senador si House Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Marcoleta nagdesisyon siyang hindi na tumakbo dahil sa mababang pwesto niya sa election surveys. Nasa 24 hanggang 30 na pwesto sa senatorial survey si Marcoleta na tumatakbo sa ilalim ng PDP laban QC Wing. Ayon sa COMELEC, ituturing na stray votes ang mga makukuhang boto ni Marcoleta na kailangan pa rin magsumite ng Statement of Contributions and Expenses kahit umatras na sa halalan. Nauna nang inendorso ni Pangulong Duterte ang kandidatura ni Marcoleta at ibinida ang naging papel nito sa hindi pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Nagpalabas na ng sabina ang COMELEC Law Department sa kandidato sa pagkakongresista sa Quezon City na inakusahan ng vote buying. Binigyan ng hanggang May 16 si Rose Nono Lin at 15 iba pang individual para makapagsumite ng counter affidavit at iba pang dokumento. Inakusahan ng mga respondents na nimigay ng stub sa mga botante kung saan nakasaad ang petsa at lugar kung saan ibibigay ang umani envelope na may lamang pera. Nauna nang inimbestigahan sa Senado si Rose Nono Lin kaugnay ng transaksyon ng pamahalaan sa kumpanyang Farmally. Itinanggi naman ni Rose Nono Lin ang bintang at sinisi ang mga kalaban sa politika sa paghahain ng reklamo. Sa Quezon City, timbog ang isang hinihinalang tulak ng droga matapos mahulihan ng higit 300,000 pisong halaga ng shabu sa Lucena City. Sabi ni Quezon Police Provincial Director Police Colonel Joel Villanueva, ang pangalan ng suspect ang madalas na nababanggit na supplier ng droga ng mga naarestong drug suspect. Sakop umano ng operasyon ng suspect ang Lucena, Tayabas at Pagbilao. Naaresto ang suspect matapos makipagtransaksyon sa police na nagpanggap na buyer. Arestado naman ang isang hinihinalang smuggler sa Pandacan, Maynila. Ayon sa Pandacan Police, 2 taong natenga ang isinampang kaso ng Bureau of Customs laban sa 53-anyos na babaeng suspect. Taong 2020 na ideklarang mga lumang damit o ukay-ukay ang mga puslit na carrots galing ng China. Sabi ni Police Lieutenant Jonah Herrera, iginit noon ang suspect na may broker na gumamit sa pangalan ng kanyang kumpanya. Pero hindi alam ng suspect na sinampan siya sa korte ng paglabag sa Anti-Smuggling Act of 2016. Psst! Alam mo na ba ang latest? Updated ka na ba? Narito na ang show bus ni Papa Awel Bus! Alamin naman natin ngayon kung ano mga humi-headlines sa show bus mula kay Papa Awel Bus. Papa Aw! Katuwian, Papa Johnson, my Johnson! Hindi lang viral, kundi top trending ang pagpasok sa bahay ni Kuya ng NL48 at SB19 na mayagpag at pinaingay ng tanipwesang fan group na MNL Love at atin ang social media sa top trending hashtag na 1948 sa bahay ni Kuya. Sinulungan ng MNL48 at SB19 ang PBB teen housemate sa task ng pag-perform ng 5 kanta. Kasama na ang hit song na Mapa. Kaya pakaabangan at titik pa more sa mga ganap sa bahay ni Kuya. Mainit din pinagmaritisan kung si Rupa May Quinto ay sasabak na sa Hollywood bilang cast ng Barbie na pinagbibidahan ni Margot Robbie
na mapapanood sa 2023. Wala pang kumpirmasyon mula kay Rufa May na kung sakali ay unang pagtabak niya sa Hollywood kasama ang bigating stars na sina Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu at iba pa mula sa Warner Brothers Pictures. Kaya good luck, Rufa May, from Bubba to Barbie ang magiging journey. Journey to Afterlife naman ang teaser ng seryeng Love in 40 Days ng Loini, Loy Sandalio at Ronnie Alonte. Mga kaluluwang nagkita sa purgatorio na magkakainlaban ang dalawa at may 40 araw bago madesisyunan kung makakarating sila sa langit. Pero sa panahong iyan ay bawal silang maghawak o magkalapit. Kaya let's watch this trailer na apakalupit. Hindi pa ako patay! Nagkalapit naman sa muling pagkikita ng mag-besties na beauty queen na sina Miss Universe 2021, Hernan Paul Sandu at si Bea Gomez, ang ating very own na Miss You. Kapwa raw ni Manifest ng dalawa ang kanilang reunion sa preliminary night ng Miss Universe Philippines kagabi, kung saan humakot ng award si Michelle D, ang pambato ng Makati. Humakot siya ng 6 na special awards sa prelims ng swimsuit at evening gown na magdedetermine kung sino-sino ang papasok sa top 15 bukod sa online voting na pipiliin ang 16. Si Michelle D ay ang 2019 Miss Universe Philippines titleist na anak din ni Miss International Melanie Marquez. Ang iba pang kandidata na katanggap ng special awards ay sina Miss Pasay Celeste Cortesi, Miss Bohol Pauline Amelet, at Miss Taguig Katrina Llegado. Kaya abangan ang Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines sa April 30, Sabado. Mapapanood ng libre sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel, I1TFT at TFT. At sa kapapasok lang na balita, nanganak na kagabi si Angeline Quinto sa isang healthy baby boy na pinangalanang Silvio. Sa IG story, idinaan ni Angge ang anunsyo na April 27, 2022 at 10:22 p.m. at sa kanyang baby boy ay nag-hello. Kaya Angeline Quinto, congrats sa'yo! At yan ang umi-headline sa showbiz. Ito si Papa Aawapaz para sa Headline Pilipinas. Back to you, my sunshine! Congratulations sa mga bagong magulang, tama ba? First baby, di ba? Salamat, papaaw. Thank you. At alamin natin ko na mga humi-headlines sa mga probinsya mula sa Cebu, kay RC Dalaget. RC. Tony naluwas sa nahugno nga taytayan sa Bohol na Punan. Mula naman sa Buanga City, Jewel Reyes, ano mga headlines dyan? Johnson, kuantos lugar na Cota Bato, Isultan Kudarat, lo mismo Yaqueda Rio, por causa na avenida. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Pagbabalik ng Headline Pilipinas, 4 ang patay kabilang ang isang Austrian national nang bumigay ang isang tulay sa Loay, Bohol, pasado alas 4 ng hapon kahapon. 2 truck ang nagkasalubong sa gitna ng tulay at pinaniniwala ang hindi kinaya ang bigat. Kaya ito bumigay. Alamin natin ang latest sa trahedyang ito mula kay RC Dalaget. RC. Tony, umakyat na sa 23 ang nakaligtas sa bumagsak na tulay sa Luway, Bohol. Si Governor Yap na araw-araw na dumadaan sa tulay, mag-uutos na ng investigasyon. Yan ang Headline Pilipinas mula kay Annie Perez. RC, sumisid na ulit sa Lobok River ang team ng technical drivers ngayong araw matapos mapilitang umahon at tumigil sa search operations sa gabi dahil sa lakas ng ulan at putik na nagpalabo ng tubig sa ilalim. Bukod sa Philippine Coast Guard, kasama na rin ngayon ang mga professional diver galing sa Panglao Island. Ang 10 survivors, nadagdagan ng 3 matapos silang makita ng team na nagtatago sa gilid ng ilog at ang iba ay naglakad matapos mabitawan ang mga motorsiklo. Sa initial na report, 12 ang sasakyan na kasamang nalubog sa pagbagsak ng tulay. Pero nang suriin ang bidyong kuha matapos ang aksidente,
nadagdagan pa ito ng tatlong sasakyan. Nahahanapin ngayon ng driver. Hindi pa rin makabigay ng eksaktong bilang ng mga pasahero sa mga sasakyang nahulog mula sa tulay. Hindi pa umano kasi makausap ng maayos ang mga nakaligtas, pero target ng team na makahanap pa ng posibleng survivors. Sa panayam ng teleradyo, nanghihinayang si Governor Arthur Yap na nangyari pa ang aksidente dahil 5 araw na lang ay tapos na ang bagong bypass bridge sa palit ng bumigay na tulay na nasa 50 taon na umano ang pundasyon. Punterya ngayon ng gobernador na imbestigahan kung may nagkulang sa pagsusuri sa lumang tulay lalo't kadaraan lamang ng bagyong Odette noon. It was weekend because of Typhoon Odette. And nung Typhoon Odette kasi, yung rumaragas ang tubig galing sa Sibilya, galing sa Lobok, Luay, that passed through this bridge, yung ilalim ng bridge na to. So malaki po ang posibilidad na weaken yung structure ng bridge na yan. So minanduhan ko na nga yung DPWH, ipaalam sa atin kung ano nangyari, kung bakit. Measures were not taken. May mga policies tayo na sinusunod na tinitignan yung structural integrity ng lahat ng government infrastructure. Sa ngayon, RC, sa mga alternatibong ruta muna pinadadaan ang mga sasakyang papunta ng Hagna dahil sa trahedya. Yan ang Headline Pilipinas. Annie Perez, ABS-CBN News. Daghang salamat, Annie Perez. Napinsala ng bagyong Odette noong Disyembre ng nakaraang taon ang halos lahat ng eskwelahan sa Southern Leyte. Kaya naman, buboto ang mga residente sa makeshift polling places. Sabi ng election officer ng San Ricardo, hindi na maaaring gamitin polling places ang mga pasilidad sa bayan. At dahil ilang araw na lang bago ang halalan, magtatayo na lang ang committee ng 10 makeshift polling places. Bukod sa San Ricardo, kailangan ding magtayo ng makeshift polling places sa mga bayan ng Bontoc, Sogod, St. Bernard, Macrohon at Maasin. Simula na ang pagtuturok ng second booster dose sa Tacloban City. Ayon kay Tacloban City Health Officer Dr. Gloria Fabregas, pwedeng pumunta ang mga magpapabakuna sa Robinson's North Tacloban, Ridgeview Park Integrated School, Rest Bakuna Astrodome Drive-Thru, at sa City Health Office Main at Ridgeview Park Integrated School. Nasa higit 25,000 na ang naturukan ng unang booster dose sa lungsod. Samantala, magandang balita naman dahil walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 kahapon sa Tacloban City. Sa Iloilo, nailigtas ang isang Visayan leopard cat o maral matapos mahuli ng ilang residente sa Barangay Colasi sa Bayan ng Ahoy. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Western Visayas, nahuli ng ilang residente ang maral at balak sanang katayin para kainin. Kaya minabuting bilhin ni Jovan Venter Biloria sa halagang 1,000 piso. Kaagad na ibinigay ni Biloria sa DENR Senro ang maral para sa tamang pangangalaga. Hinangaan naman ng DENR Western Visayas ang kabutihan ni Biloria. Ang Visayan leopard cat o maral ay itinuturing na endangered species base sa lista ng International Union for Conservation of Nature, IUCN. Mao na mga balita, gikan din sa Visayas. Ako si RC Dalaget. Balik ni mo, Tony. Dagang salamat, RC. At mula naman sa Visayas, alamin natin kung ano ang mga headlines sa Mindanao mula kay Jewel Reyes sa Zamboanga. Jewel. Sa Mindanao, Tony, Bangsamoro flag iwinagayway sa Mount Everest. Nabirada SEBEL headline, Pilipinas. Nagbabalik ang headline, Pilipinas. Pinatitiyak ng isang consumer group mula Davao del Norte na tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa Mindanao sa halalan. Jewel, anong basihan ng panawagan ng grupong yan? Johnson, masyado umanong dikit ang mga laban sa Mindanao kaya dapat magarantiyang walang magiging aberya sa kuryente. Sa ulat ng Mindanao Times, sinabi ng convener ng grupo si A. Rose Castillo na may karanasan na noon kung kailan sinamantala ng ilang individual ang brownout para makapandaya.
mahalagaan niyang gumagana ang mga vote counting machine at tuloy-tuloy na makakapag-operate ang mga presinto. Sa tala ng Davao Region Police, 16 na munisipalidad ang itinuturing na hotspots dahil sa political rivalry at presensya ng armed groups. Binaha ang nasa 40 ektaryang palayan sa barangay Dagupan matapos maranasan ang malakas na ulan kahapon. Kaya mahigit 50 magsasaka nakatatanim pa lang ng kanilang binhi ang apektado sa pag-apaw ng Dalupuan Creek. Bukod sa Purok Prislam, apektado rin ang ilang magsasaka sa Purok Namnama, Saranay at Maligaya. Nagmistula namang ilog ang National Highway na bahagi ng Barangay Paril sa Kalamansig, Sultan Kudarat, dahil sa matinding buhos ng ulan. Ayon sa Sultan Kudarat Electric Cooperative, ang video ay kuha ng kanila mga linemen nang puntahan nila kahapon ang nasirang poste ng kuryente sa lugar. Sanhi ng pag-ulan sa maraming bahagi ng Mindanao ang Easterlies at ITCZ. Nilagdaan ni Pangulong Duterte ang batas na magbibigay ng kompensasyon sa mga biktima ng Marawi siege noong 2017. Sa ilalim ng batas, bubuo ng Marawi Compensation Board kung saan itatalaga ng Pangulo ang mga miyembro. Layon ng batas na tukuyin ang mga nasira ang bahay at nawala ng ari-arian dahil sa pag-atake ng multigroup. Mabibigyan din ng kompensasyon ng pamilya ng mga namatay at legally presumed dead, gayon din ang mga may-ari ng mga establisimentong giniba para sa recovery program ng Marawi. Malaki ang naging pinsala sa Marawi City dahil sa 5 buwang giyera sa pagitan ng multigroup at pwersa ng pamahalaan. Iwinagayway ng isang babaeng Moro ang bandila ng Bangsa Moro sa Mount Everest. Sa Facebook post ng 40 anyos na si Pau Tumbas, narating nila ang base camp ng Mount Everest noong April 26 matapos ang 8 araw na pag-akyat. Aminado si Tumbas na toughest climb niya ang Everest base camp simula nang mag-umpisa siyang mag-mountain climbing noong taong 2016 noong sumakabilang buhay ang kanyang asawa. Ipinanganak si Tumbas sa Sultan Mastura, Maguindanao, kung saan dating vice mayor ang kanyang ama, na isa sa pinag-alayan niya ng bagong tagumpay kasama ang kanyang ina dahil sa mga sakripisyo umano ito para sa Bangsa Moro people. Nakuha umano niya sa kanila ang kanyang tapang. Aminado si Tumbas na mahirap ang summit ng Everest dahil sa pera at hindi ng trainings. Pero buo ang loob niyang maabot ang tuktok ng Mount Everest balang araw. Yes, mga notisya sa Kinamindanao. Yo si Jewel Reyes. Balik sa iyo, Johnson. Maraming salamat, Jewel. Kaso ng dengue sa ilang lugar sa Cordillera Administrative Region tumaas ng 300%. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Sa kapapasok lamang na balita, naghainan ng patong-patong na kaso ang kampo ni Pilar Abra Vice Mayor Jaja Josefina Sumera de Sono laban sa mga pulis kaugnay ng shootout at standoff noong Marso 29. Ayon sa abogado ng BC Alcalde, nagsampa sila ng kasong murder, perjury at incriminating an innocent laban sa 16 na pulis. Complainan din sa kaso ang kapatid na babae ng namatay na assistant ni de Sono. Lumabas umano kasi sa investigasyon ng NBI-NCR na hindi nakipag-ugnayan sa kanilang Abra PNP para sa investigasyon. Sa kabila umano ng ilang request para sa mga dokumento, hindi ito napagbigyan. Unang linggo ng Abril lang magsampa ng kaso ang PNP sa BC Alcalde at kay Pilar Mayor Maro Sumera. Tiniyak ng Philippine Cyber Crime Official na ligtas sa cyber attacks ang halalan sa Mayo. Ito'y matapos mahuli ang 3 hackers na nag-alok umano ng panalo sa mga kandidato kapalit ng milyong pisong bayad. Ayon kay Philippine Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Cesar Mancao, may sapat na firewalls at encryptions ang COMELEC para maiwasan ang pagmamanyobra. Nagbabala rin siya sa mga kandidato at mga partidong huwag maniwala sa mga grupong nagsasabing kaya nilang i-hack ang sistema ng COMELEC. They can really demonstrate to would-be victim that they can really manipulate, change or alter election results
based on the software that Smartmatic provided to COMELEC. However, they are not, they won't explain how will they be able to penetrate other firewalls, other security features that COMELEC is now having. So they're still actually privately or by phishing, they're still courting some COMELEC employees para to gain access, pero they failed on that part. Tumaas ng 300% ang mga kaso ng dengue sa ilang lugar sa Cordillera Administrative Region. Sinabi sa teleradyo ni DOH Cordillera Regional Director Dr. Rio Magpantay, ang Apayao ang may pinakamataas na kaso na sinundan ng Benguet at Ifugao. Tumaas din ang kaso sa Baguio City ng 184% kumpara noong taong 2021. Inalerto na niya ang mga health workers at LGU sa rehiyon sa mga dapat gawin para mapababa ang kaso. Partikular na binabantayan niya nila ngayon ang mga munisipalidad kabilang ang mga remote areas. Bawat probinsya kasi tumaas ng may 300%. Ang sinasabi ko ngayon ay yung mga munisipalidad na kailangan nating bigyan ng mas masusing pagpansin at saka ating mga prevention and control measures. 300% ang average. Nagdeklara na si Kai Soto na sasabak sa 2022 NBA Rookie Draft sa Hunyo. Ito ang kinumpirma ng batang Pinoy basketball star matapos ang 23 laro kasama ang Adelaide 36ers sa Australia. Hiniling ni Soto ang dasal at suporta ng kanyang mga fans para matupad ang kanyang pangarap na maging bahagi ng NBA. Kung makuha sa rookie draft, si Soto ang unang homegrown Filipino sa NBA at makakasama niya ang dalawang player na may dugong Pinoy na sina Jordan Clarkson ng Utah Jazz at si Jalen Green ng Houston Rockets. Good luck sa iyo, Kai Soto! At yan ang mga balitang aming nakalap, mga kapamilya. Andito pa rin po kami para sa inyo, kaya tuloy-tuloy niyong napapanood ang teleradyo sa cable, social media at sa iWantTFC. Ako po si Tony Velasquez. Naririnig din po tayo sa ABS-CBN Radio Service App at ABS-CBN News App. Ako si Johnson Manabat. 11 days na lang, halala na. Hanggang bukas, mga kapamilya. Refrigerator naman, huwag natin siyang i-overload. Franca, siguro pareho yun ang paglalaba. So, mas maganda, isang beses sa linggo. Isang paalala mula sa naiisang teleradyo. Ang pinakamabuti po.